and acceptable conditions may pose some risk or harm in a minimal amount or quantity. So we still have to improve until we're able to meet an optimal condition. The problem is, so when we say class optimal condition, physical ergonomics, cognitive ergonomics, social ergonomics, or social or organizational ergonomics are all in place such that the overall well-being, both machines and humans, are met. The problem is something goes terribly wrong. I do not believe in the theories of evolution of Darwin because I believe that man are created from the dust, that is Adam, and it is formed by God with the breath of life. Taken from the ribs of the man is the woman. So I would not question if any one of you is believing that we came from ape. It's just the respect of our own belief and religion. However, the main point here is, it's not the concern of the ape, but it's the concern of how hard are the work which are being done before, all manual work, and then there are no available equipment or machines whatsoever. Things are scarce, and that the old ancient people are using stones or bamboo to be able to cook. They devise fire. They do a lot of things to be able to continue on in life. But now is 21st century. Madami nang po tayo na-develop. Not only desktop computer, we have laptop, we have very small devices that almost a lot of things can be done in just one gadget or device. But the thing is, we are forgetting that from the way we were before, that our physically we are harmed. Tayo ngayon nakakalimutan natin yung ating tinatawag na, say for example, posture. Okay, so parang na-abuse pa rin natin yung ating body even with the existence of machineries or equipments that could help us improve the way we do things. So look at this illustration. If you are typically young, you can do some sort of work very active thrice a week, tri-weekly. But as you age, there are things, say for example, exercise that you are seldom doing or almost not doing at all. And if you may have an interest, it will be try. Kay susubukan isang beses, isang linggo. Okay? But you are above 45, your bones are weakening, it's deteriorating, you're having a lot of body pains. Okay? The overexertion that you have done when you're young and you do not do good maintenance of your body. And then the things that you wanted to do or things that you are required to do, you may try weekly. Okay, weekly, that means limited strength. Send me a heart shape if you agree with this illustration. Diba? Susubukan tatlong beses ang linggo kung bata pa. Kung 30 to 45 isang beses, susubukan. At pag above 45, lalo na kapag senior citizen, mahina na kung magaganap man. Okay. The next is, with regards to the timeline, I was not able to show you a particular timeline, but I'm certain that I have told you it started during the scarcity of the World War until such point, 21st century, that we are doing pleasure ergonomics. So 1950s, that is the period of the end of the World War II. So the ergonomics is focused on the military ergonomics for the scarcity of the resources in terms of making wars, our allocation of resources, industrial ergonomics application to our manufacturing, 1960s, design of consumer product, 1970s, design of human-computer interaction or software ergonomics, that is design of interfaces, websites, computers, so that is 1980s. 1990s, the ergonomics is most focused on the mental, how do our mind works, how do we interact in terms of the capacities of our mind and the general ergonomics. And now,
eco, going back to nature and pleasure ergonomics. We want something individualized, we want something personalized. Because in the modern times class, we would like to go back to the old things that punta ako sa bukid, masaya lang ako doon, i-enjoy ko yung malayo sa pollution. We want that. And that is eco and pleasure ergonomics. If I remember it right, I have mentioned to you an H word, which is pleasure ergonomics. Okay? That means we want to achieve delight. Can you give me that H word? An ergonomics which is for pleasure. At kung hindi mo alam, H word din ang i-send mo sa akin. Hindi ko alam. Okay? Can you send the word, please? You are all required. Whether alam mo or hindi mo alam, H ang isa-send. Hindi ko po alam H. I'm not kidding, class. Kung hindi mo alam, isend mo, hindi ko. Hindi mo alam. Kasi that will serve as your attendance. Ano po, again, I'm using another laptop borrowed from the library. And the only file I have here is the module. At dahil maraming may hindi ko po alam, so I do request, class, that you pay attention during class, di ba? Gerald Estoco has mentioned that is hedonomics and that is correct. That's because Gerald is intelligent. Yes, he is. But he is giving attention to the lecture. That is why he was able to remember. I would not be pleading. It's your responsibility, class, to know the things that I have told you and to learn and remember the learnings that I have imparted. So, I hope that the next time I'll be asking you some previous lesson, you will not be answering, hindi ko po alam. Okay, so I will not be asking a promise that you'll do that, but make it certain that for any subject, you do not disappoint yourself and you do not disappoint also your faculty by not knowing something that you have already discussed. Okay, let us continue. So, the good news. Okay. Public awareness of world ergonomics in the world has increased dramatically and is being applied. However, the misunderstanding on what is ergonomics really, what ergonomics really mean is very limited. That tends to make confusion or tends to lead to confusion, which causes voodoo ergonomics. What is the word voodoo? If you Google search the word voodoo, it will be referring to a religion which practicing something which is odd. If odd practices, peculiar practices, we can say the word cult. Kasi diba religions which are doing odd things, we can say it's culto, it's cult. And when we say cults, they're doing wrong practices. Meaning, voodoo ergonomics is wrong practice or wrong design. This is a picture that I have seen more than 10 years ago. So during that time, class, more than 10 years ago, when I've seen this picture, the fan that we have now is not yet existing. Wala pong mga mini fan. The way I view this picture before is different from the way you view or you have an impression of this picture today. Because ang dami ng mini fan. Every individual person ay nagdadala ng mini fan. So, regardless of your point of view and my point of view, kasi ang point of view ko nun, weird, sobrang tangy ang nag-design naman yan. Ano, ang hirap. It's not good ergo. But on your case, na madami ng minifan na nag-exist na yun, you may see this picture as just fine. Or something, someone will say, it's just, or it's also odd. So what I want you to do, class, very quick lang po, elaborate your answer. Type in the chat box, what is your impression with regards to the picture that you're seeing in the sense of, or in terms of ergonomics. When we say ergonomics, good designing. So, ano ang impression mo? Elaborate so that I would not be interpreting your answer. Say, for example, do not answer, mahirap po. So, how do I understand mahirap? So do now send your answer as I continue on with my discussion. I'll be reading some of the messages later. So voodoo ergonomics is a bad ergonomics. And if that is bad ergonomics,
the worker, the user, will not be satisfied. Right? So if the worker will not be satisfied, according to the previous illustration of the advantages, they would not like, are not motivated to do work. They are not interested to execute their task, thus leading to inefficiency and unproductivity. And if they will be doing that, there would be bad quality of products. Efficiency, in terms of efficiency, less motivation, there would be accident rates that would be increasing. So each of this class would be a cost of quality. A worker who's not satisfied will not be able to output product. It will cause error. It will result to quality, bad quality, and bad quality should be resolved, whether be it found inside the company or it is found by the customer. You should settle the cost of bad quality. So before I read or start human anthropometry, let me read some of your answers. It serves its purpose na mapalamig yung pagkain, pero nasa-sacrifice yung way ng pagkain, so which is a sign of madasal. The idea was really to cool off the food, but I think that will be difficult to use since it adds to the chopstick. So this is a problem that I have encountered yesterday, that you are using slang word, words of the Gen Z, or ano bang generation niya. Kim Nicole, not in particular you, since ikaw lang yung naglagay. To everyone, let us not use slang words when we are doing formal discussion. Like, uncomfy, I understand it's uncomfortable, but it's not a good word to use since we are on a formal class. Can I expect everyone that we are using formal words in our class? So instead of saying uncomfy, say uncomfortable. Okay, but I do understand, class, na okay, uncomfy yung words nila yan, but let us not do that. A typical conversation with your friends or a certain group is just fine, but during classes, let's avoid na lang po. Ano, say maybe not all would not be able to understand, so let's just work together that it will be a common understanding for everyone. So uncomfy or uncomfortable pag nakain, if ganyan yung set up, kahit may benefit. But ergo, since pwede mag-cause ng arm pain, correct. Pwede mag-explode and mag-overheat. Tama pa rin po. Okay, you can still continue sending your answer as a proof of your attendance, even if I will not be reading your answer. Na. So to proceed with the topic itself, human anthropometry. So when we say anthropometry class or ergonomics in general, we want to design workplace tools, equipment, and work environment to fit the human operator. We will not fit the person to the factors, these factors, but it should always be considered that take into consideration the human first before the workstation, so before these factors. So when we say anthropometry class, again, we have to consider the capabilities, limitation of the womb, of the human. So in this particular overall module of anthropometry and designing, we would like to present some principles of work design, which will not be covered in this module, and also some checklists to be able to use these design principles. Okay? Aside from that, class, we should be when we are using these design principles, we would like to associate, okay, the principles to this origin or relationship to human. But again, class, the design principles that I am talking about or referring to are not yet part of this module. That is part two. Overall, when we want to design anything, kasi yan, nakamention na dyan, we want to design, our goal is productivity for increase in production, efficiency, of course, decrease in injury rates for human operator, that means comfort and safety, productivity, efficiency, comfortability, safety, and of course, usability for being user friendly. So for your next task, class, I want you to comment in one or every picture and label, say for example, the first picture, say your comment, what it is. What can you say about the pictures? You can choose one, you can choose all.
Okay, again, I'm requiring everyone for your attendance to send what can you say about the pictures. Of course, what we are discussing is anthropometry and ergonomics. As I have introduced, anthropometry is measuring the body shape and sizes. Sige po, send tayo. I'll be reading some. Okay, no more, no answers yet. Be specific, ha? Okay. Erica, please do follow instruction. I have said, refer to a particular picture and elaborate. Be specific on what you are trying to say. Okay, you are saying it's unsafe, so I don't know what's on your mind. Yes, I do agree that it's unsafe. However, you should emphasize. Again po, ha, everyone, huwag niyo pong pa-interpret sa akin yung inyong answer. Okay. Don't get offended, Erica, ha? Don't get offended. You may improve your answer by sending it again. Okay? Waiting for the answers. Please don't take too much time. 1-3. Hindi po appropriate or well-fitted yung operator sa workplace and sa equipment, which could result a body fatigue. Thank you, Gerald. How about the others? There are 30 students on the chat box and on the Meet. And when I say everyone, it refers to you all. Sa first picture po, sabi ni Ira, nakakasakit po ng likod at hita yung presto niya habang natagal sa pag-experiment. First picture, not ergonomically designed, hindi po proportional dimension ng workplace sa body ng worker. May resulto, body fatigue and pain. Thank you, Angelica. Okay, so yung paglalagay ko ng cut, that means I have given already an appropriate time. But you can still continue sending. Okay. So, your idea naman is correct, class. We are seeing here unsafe. Ano? Unsafe areas for the people. The first picture, you can see here that it's not comfortable, yung kanyang leg. In this first and the second picture, the height of the person is not fit for the car. Or the, since masyado siyang matangkad, it will be hard to drive. So look at the leg. This one naman, the opening is too small, or the person, kung hindi too small yung opening, yung person ang too large para siya yung i-assign dito. Okay? So lahat ito ay unsafe act, unsafe practices that could lead to accidents. Okay, next thing. Can you comment on the picture? What do you think is the picture trying to say? Okay. What the picture depicts? The moment you're able to see this picture, what comes into your mind? First five po yung aking babasahin, pero lahat po ay magsisend. May kulang na isa dyan yung baby, no? Yung nakahiga pa. Different human sizes. Everyone's different body size and shape. Magkakaiba po ng height, gender, and sizes. Humans pa have different or varying sizes, weight, age, and gender. And last one, people have different sizes, weight, length, and thickness. Pare-pareho naman ang sinasend. Thank you. You can still new sending your answer. And that is true. Okay, so this picture says that
We have different heights, we have different gender, we have different sizes, and we have different measures and different shape. Tanya yung person, ganun siya. Okay, ari naman pear-like, ari naman straight shape, ari naman very small. Yeah. So magkakaiba po, no? Ari, mahina na, may tungkod, ang matatanda, to bata. May magkabarkada, ari atlet. Siguro, nagbabasketball, magandang katawan. Ari, dalawang ari ay magkabarkada, mag-iinom. Diba, class? Ari mo, laking bilbil eh. Okay. Kidding aside, thank you for your answers. We continue with our slides. And the next picture is the description. So in designing of the workplace class, okay, designing of the workplace, the primary guideline is for us to accommodate most individual. And class, when we say most individual, those are commonly what we are calling the average people. So hindi naman class lahat average, no? With regards to the structural size of the human body. Commonly, naririnig po natin sa pag sumasakay tayo ng jeep, oh, lapat-lapat po, sampuan yan, sampuan, kulang po po ng isa, sa kaliwa, sa kanan, sa algay on. Lapat na lang po, tutuktukin pa yung jeep. Ay kahit ano pang lapat, ay siyasyam lang po yung nagkasya. Bakit? Ay may sumakay na dalawang may kalakihan, tig 1.5 yung size. So how will you force to have 10 when it's already occupied by 9? The jeepney is designed for an average size and not all people are average. Some are extreme, some are extreme extremely large or some are extremely small. Oh, pwede naman class na maglabing isa pa yan. Malay mo, doon sa sampuang linya, ang kasakay mo ay ako at saka yung aking anak ay di pareho kaming manipis. Maglalabing isa talaga yun. Diga nga class, naiintindihan niyo ba yung point? Yes, we want to accommodate most individual, pero hindi natin masasabi na lahat ng tao has an average size. There are extremities. Do you agree? Okay, we continue. So, the signs. The signs of The signs of measuring the human body is termed as anthropometry. Okay, we have different body parts to measure. There are different measuring devices or tools, equipment. Anthropometer, small and large, goniometer, tape measure, dynamometer, and others, which I have shown to you doon sa ating first laboratory meeting. Practically speaking, sabi dito, few ergonomists or engineers collect their own data. And that is true. It's very hard to collect data. And commonly, class, when we are discussing anthropometry, what we are using is table 5.1, which is the data for U.S. male and females, created by Cromer, 1989. Class, 1989. So, maraming saglit lang po ha. Kita ba yun sa screen? Ah, okay. Saglit lang kasi may nag-pop up yan. So yung US po ang ginagamit natin na data just for the purpose of discussion and computation. Pero syempre, hindi natin siya pwedeng gamitin in terms of designing kasi we know naman na mas malaki ang katawan ng US kaysa sa mga Pilipino. Meron bang reference ang na data ang Filipino? Meron class, you can Google search. I don't know if that is Del Prado. Prado. Or Del Prado. You can find now. So isa siya sa siya siyang graduate ng isang master's ng isang university. I don't know if that is UP Diliman or DLSU. So meron siyang thesis na ang topic niya ay nag-concentrate sa design ata sa isang sa mga
semicon ba or industries. So nag-measure siya ng mga operators kung ano yung sukat ng katawan nila. So kung ang pasyente ay Pilipino, ang pinakamalapit nating magagamit class ay yung research ng taong to. Available yun online, nada-download po yun. Ano, you just have to be patient na hanapin yun. Prado or Del Prado, that is a master's thesis niya. So, bihira po nagko-collect ng data. Uulitin ko ang aking sinabi at bibigyan ko ng emphasis. Gagamitin lang ang table point 5.1 or any table of reference for the values of the measurement for the purpose of computation, discussion, but not in the designing. Why? Kapag magde-design ka po, ang dapat mong sukatin ay yung mga actual people na gumagamit dun sa area. Kunwari, meron tayong project, ano, or midterm. As ang concern mo, workstation design, saan ka magbe-base ng data? E di sukatin mo po ang mga operator or ang mga tao na gumagamit ng workplace dun sa company kung saan ka mag-study. Can you send me any icon on the screen kung naiintindihan nyo sa kahit ano pa man yan? Research nyo, thesis nyo, capstone nyo, hindi ang table ang pinagbabasihan ng data pag magde-design. Ang pinagbabasihan po ay yung mga actual na taong nandoon. Kung table man ang pagbabasihan nyo, ibig sabihin primary data, secondary data, dapat yung secondary data na yun ay ano po, most recent. Okay? Most recent and really aligned or match doon sa paggagamitan mo na area. Ano, baka naman ang kunin mong date ay yung kay Prado na matagal ng panahon. Hindi pwede yun. Iba na po ang sukat ng mga Pilipino. Malalaki na ang bulas ng mga tao ngayon. Ano? Due to improved in nutrition. So, as we continue our discussion, anthropometry, therefore, deals with the human body shape and sizes, which are derived from two Greek word anthropos, which means personal human being, and metron, which measures limited extent. Sana hindi nyo sabihin, ala, binabasa lang, binabasa ko sa siya at inaminikin ng press ko na from different resources, and that is what I want to tell exactly. If I need to elaborate, and then I will add more information. So anthropometrics class or anthropometry is the measurement of people. And you can see here in this illustration that we have different body shapes and size, gender, age, yun, are a lot of factors. And when we measure class anthropometrics or anthropometry, we consider two main points. That is static. Static means stationary, fixed, non-moving. Dynamic, on the process of motion, or locomotion, or action. Okay, so dalawa yung pwedeng still, ibig sabihin nun, pag static, it'd be standing or sitting. Pag dynamic naman, any activity that involve motion, running, walking, tumbling, whatsoever. Okay, so those are example of moving activities. So meron naman din tayong kinakonsider na tatlong plane. So depende on what, on where do you cut, okay, the axis of the body. Now that is a transverse plane. When you do the transverse plane class, what we commonly get is the upper and the lower body part. Okay? Upper and lower. When we do the frontal plane, so we divide again, we dissect into two on that cut. So it will give us the front and the back. Okay? Fore and aft. Fore and aft. AFT. Pag frontal plane, sagittal naman class, on the middle, cut, and it gives us the left side, and right side of the body. So itong sagittal, tinatawag din natin yung symmetric plane kasi what is on the one side is the same on the other side. Hindi katulad class ng transverse, sa taas may ulo, sa baba may paa, hindi magkamukha. Ha? Ikaw talaga. Tapos, pangalan nito, dito naman sa, ano, hindi may mukha, hindi may likod.
ano, magkaiba. Pero dito class of Sagittal, we have same. That is why it's also called asymmetric plane. So going back to the two points of measurement, which is static, I have said that it's stationary or fixed position. So the body should not be moving, and typically it involves standing or sitting measurement. So these are some of the body measurement involved, and you have to be familiar, if not memorize, all of the body measurement. So it includes the length, the height, the width, the thickness, distance between body segments. Say for example, mula sa hinge ng shoulder hanggang hinge ng elbow. Pag length naman, say for example, elbow and the tip. Okay, distance po, that is length. The height, sitting height. Yan, sorry po, na hindi diretso. And then width, pare, or span, gano'ng kalapad. Thickness, usually class, yung mga excesses, kuruting mo yung iyong sarili, may excess ka na fat, o yung bilbel, yun, pwedeng thickness yun. Pwede naman din class na depth, lalim, kung nari ay from back to chest, gaano yung depth. Ayaw masulat. Okay. Can have also weight. Easily, ano naman yung understandable circumference. Sumusukat ang bewang or any circular. Pag circumference class, it should be close. Pag curvature, ano siya? Circular in a way but not close. Center of gravity, we can measure close and unclose. But when we measure, we have to be close, seated and standing. Okay, next po. Okay, in the static dimensions, these are the common body dimensions that we measured. There is a table where you can refer to each of the part and the particular dimensions. However, again, that is from 1989, which is devised by Cromer as referenced by Nebel, our textbook. It includes male and female of different percentiles. So, ano yung common? Ganyari class is standing, sitting, standing height, which is a stature, sitting height, hip breast, gaano kalapad, pangalan niya? Ang tawag doon? Balakang, balakang. Tapos shoulder to shoulder, breast. Ay, may mga particular terms gan. Knee height. Okay? Foot length. Popliteal height. Yung letter Q, popliteal. Mula doon sa alak-alakan hanggang floor. Batak, mula sa puwetan hanggang knee. Batak, knee length. Shoulder height. Shoulder height. Hanggang floor. Arm span. Which is a breast, pag span. So, have to remember those measurements. You can also have measurement taken from the head, from the palm, from the foot, and different parts of the body. Okay, so yung mga key references, may susukatin kang pang-ulo, hindi yun ang iyong i-check ng mga dimension. And of course, the static dimension are affected by factors as you have mentioned earlier. It could be the age, the gender, the races or ethnicity. Bawa po ang Pilipino, mas maliliit tayo kumpara sa German or sa US. Kasing laki tayo ng Malaysian or Thailand. Mas maliit sa atin ang Cambodian, pero mas malaki sa atin ang Italian. So yun, yung work natin class also may affect our height. Let's discuss percentile later. And of course, historical period, which includes your nutrition, our diet, but of course will surely affect your body shape and size also. Ano? So may tinatawag class tayo na malnutrition. Dalawang malnutrition yun, overnutrition at saka undernutrition. Okay, undernutrition, sobrang maliliit, buto-buto na lang, overnutrition, puro taba. Okay, both of them are malnutrition, and that is a factor also which affects the body sizes and shape. The same saying,
ethnicity, races is a factor which makes the dimensions of the sizes or shapes varying. So 90% of the US male class, 90% in US male ay mag-fit. Yung design sa 90% US male ay mag-fit sa 90% of Germans. Again, class ha, this is about 1990s data. Hindi na siya ganung eksaktong applicable nowadays. Wala naman current data ko natagpuan, which is so recent. Okay? At least you can refer to this. Hindi naman magkakaroon ng super laking variation. Ibig sabihin, generally, ang US pala at ang German ay magka-size. Kaya mas maliit ang French people, mas maliit sa ito US ang Italian, mas maliit pa rin ang Japanese kaysa sa US at compare sa Italians according to the procedures na nakikita nyo. 25% of the Thais kasi maliliit naman ang Thailander, so the remaining percentage hindi na kasya kung ano man yung or hindi na kayang gamitin. Kasi class, baka yung small or yung medium sa US eh extra large na sa atin. Yung small sa kanila, baka large na sa atin. Ano, kaiba po tayo suka. But Vietnamese being smaller than us, ID 10% ang mag-fit. Ano? So, to continue, dynamic dimension naman. So, dynamic dimensions are taken if the body is subject or in a particular physical activity or moving. So, you can determine, calculate dynamic dimension by adjusting the measure of static dimension. Example, kung ang ating kamay na naka-reach lang, forward reach class, arms forward, o mag-arms forward kayo dyan class, pero kapag moving po yun, ang tendency ng arms ay mag-extend. Okay? So, mas mahaba po yung dynamic dimension kesa sa static dimensions, but not in all areas. Kasi minsan naman, cash, like the height, mas maigsi po ang height ng bahagya kapag moving kaysa sa static. Bakit? Kasi when we are moving, our tendency is to contract, to curl, that makes the height or the stature lesser than the normal standing position. So, isipin nyo si Yulo, class, nung tumumbling siya. Okay, tumumbling, hindi ako marunong mag-drawing, tumumbling. Aba, nabaliktad ng ulo. Ayan, tumaas, umikot, hanggang ababa at nakalanding na. At umiikot-ikot pa, class, yun, doon sa kanyang axis, o rotational inertia. Radius of gyration, parang whirling, parang ipo-ipo. Ano, so mga ganong, ano ba masusukatin pag ganong malikot or magalaw? Usually, we make a record of the videos and then, yung recording po na yun, ang gagamitin natin to the use of computers and application to measure the dimension. Okay? But for some body parts lang, which can be somewhat easily measured as compared to those or with movement, speedy movement, na hindi pwedeng hindi pwedeng sukatin lang basta ng typical equipment, but you have to incorporate modern tools na, right? Computers, recorders, yeah. So one way to measure the dynamic dimension class is to estimate. Nabanggit ko sa inyo kanina, you simply have a forward reach, okay? But as you are moving, your tendency is to reach more. Kaya po, ang dynamic arm reach ay mas malaki or mas mahaba kumpara sa static arm by about 20% during this time of study. Nabanggit ko rin po, ang height ay mas maliit ng bahagya sa static height kasi ang tendency natin ay magkaroon ng konting contraction. Next, we can also measure static dimension using integrating. When we say integrate, we put together. So any part of the body which is included by the motion of a particular part, and then you have to take into consideration the measurements
including while it is moving. Example, you want to measure arm reach, but the person is moving. So what you will do? So you will include the arm length, the shoulder movement, the particular trunk rotation. It may include some form of back bending, and maybe your hands will sway or slightly move. So to be able to measure the arm reach, you have to integrate all of this measure together, and the summation would be the actual value of the arm reach. Can you send me any thumbs, any sign on the screen, any icon on the screen, if you're still with me? Kasama ko pa. Naiintindihan niyo pa. Huwag mahihiyang magtanong kung merong concern. Okay, I will continue my discussion. So, dynamic dimensions class are very important. Why? We're not all average. Some are small. Some are big. Ano? Or large. There is a policy in the Philippines. I don't know if that is fully implemented. That can someone, Jeral, pausap naman sa iyo. Can you speak through your mic? Kahit anong word lang. I can say ergonomics. Ergonomics. Okay, thank you. Active naman pala. I was thinking kung gumagana pa kanya. Thank you. So yan, mamaya magtatawag na ako ng name since active naman pala. So you will notice class here, a driver, which is very prone to back pain. The jeepney class, what do you think about the jeepney? You can use the chat box. Is that adjustable, yung seat ng driver? Can you give me your opinion? Na-adjust po ba ang upuan ng driver? Whether sideward, upward, downward, backward, forward? Hindi. So, syempre, hindi naman magkakasing laki yung tao, no? So, paano kung maliit, katulad ko, di na ako makakalrive ng jeep? Buti na lang ang sasakyan. May recliner. Na forward, backward. Hindi lang natatas ba yun sa amin? Hindi. Lumang yung sasakyan. So, kailangan class na adjustable. May spaces para may mobility. Diba? Yan, biglang nag-public ko to na example class sa other section. Pero nasa sample ko sa inyo kasi bigla ko lang naisip. Remember the space gate? Tama ba yun? Yung namatay, yung may-ari, kasama yung ibang millionaire, tsaka yung anak. Pupunta sa Titanic, di ba sobrang liit doon? Ni hindi man lang nakakatayo. Nakaupo ka lang, sisilip lang doon sa maliit na window, doon sa course ng kanilang journey. Tama po ba ako, class? Alam niyo yun? Are familiar? Okay, you can use You can use your microphone to speak, ha? Digat yun eh, nakaupo lang. Sabi ko yun sa isip-isip ko. Digat ngalay na ngalay. Okay, tas ang pressure pa dun sa ilalim. Feeling ko numb. Tas syempre malamig kasi malalim. Very, not ergonomically designed. So dito sa picture class, ang isinoshow lang sa atin is, we have to be mobile. Ang daming movements. So it's very hard kung yung ating i-design na work area ay design for all. Okay, parang, pag sinabi mong design for all, ikaw lang bahalang mag-fit. Diba? May mga damit, sabi. Ano pong size yan? Wala. One size fits all. Kasi hindi na ako makabili ng one size fits all kasi pang large pala yun. Nakalagay, medium to XL. Ay, ako small. Hindi talaga ako kasya. Pwede kong bumili ako ng dress, yung maxi dress. Pwede kong putulin ang laylayan at makakagwapa ako ng isa kong damit. Bakit? Ang tawag sa designing na yun, one size fits all. At marami tayong product na natatagpo ang gayon. Isang sukat lang para na sa lahat. Bahala ka nang mag-adjust. And it's not ergonomically designed when you are trying to fit yourself to quote-unquote objects. Okay? Kung sinabing objects, lahat na yun. Or thing. Workstation, product. So, we are approaching now, the main part, anthropometry and design. Parang mabilis ako mag-discuss sa inyo. Okay?
So, let us be familiar, class. Stature height. Ang stature height po ay from top of the head to the ceiling. And then, eye height. Mula sa tapat ng iyong iris. Okay? Iris, gitna ang mata. Hanggang floor, shoulder height. Top of the shoulder to floor. Elbow height. Doon, sa bone. Class ng elbow to the floor. Knuckle height. Sa knuckle class, ay di yung sa inyong ano, magandang iyong inlalaki. Ay di arin butong ano. Yun. Sorry, na-cover na. So, knuckle height po yun. And then chest depth. Para sa number 13, ay mali. Nakikita niyo naman ano. And then we have sitting height correct. Dapat naka-slender. Elbow height. Elbow rest height. Nagawa ka ng armchair. Hindi dapat kagay ng sukat. Gagawa ka ng lawak ng silya. Ay, di aray ko consider mo. Hip breast. Okay? Providing allowance. And then, gagawa ka na, di aray na yung seat. Ano yung seat pan? Ay, yung distance mula dun sa pinagkaupuan mo hanggang floor. Ang tawag dun ay popliteal height. Okay? Side clearance. Para dun sa kaninang figure number 1. Yung masusuko ba? Doon, kunwari, at last, ari yung seat pan, yung kauupo, ari yung armchair. So, kailangan mo i-consider yung iyong thigh height or thigh clearance para hindi naman maipit ang iyong hita. And some other figures or pangalan niya, some other body measurements that you can easily see naman because they are labeled. Naiintindihan niyo ba, class, yung aking mga pinapoint out para sa anong mga particular body measurement in designing. I have set an example, the chair. Ano po? Continue. We have here anthropometry. Anthropometric of selected body dimension, U.S. adult civilian, Cromer 1989. Okay? So, medyo matanda na yung data. This is only to be used for computational purposes. So, dito po sa ating ano, pagdi-discuss ng anthropometry class in designing, you have to consider your percentile. Ano ba yung percentile? Have to be familiar with the normal curve and how to take the areas under normal. Table 3 natin, kung hindi po kayo estudyante, before kayo po ay mag-aral, mag-interpolate, at mag-practice na mabuti sa paggamit ng table. So class, wala akong ma-open na table din ha, gawa nga hindi naman dari akin na laptop. Pero I'll try kung may mag-google search ako. So class, this is our mean, or pwedeng x bar, on x axis. We have, say for example, this shaded region, and the value is x, for example, xi. We have a standard deviation, which is 1 from the variance is equal to 1. And that is a normal curve. But we have also, class, what we call a standard normal curve. This is steeper. With a standard deviation or variance of 1, ay di pala rin 1, class. So, standard deviation ito ay according to given. Ari, class, ang variance ay y. Ang mean ng standard normal ay 0. And then, yun ang characteristic niya. And every, on the z-axis, and every area should be taken from the left side. Ano po, example po, class. Ano, example. This is inches and centimeter. Ang height, gano'ng katangkad ang US, 1989 data. Sa 50th class, which is the average, is 68.3 inches divided by 12, that is 5'8". Okay? Average height pala ng mga US ay 5'8", male.
ay 5'8" plus 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 pa dahil may point ay ano. So 5 feet 8.3 inches. Ngayon class, ano ngayon natin ng lalaki? Ano ang height mo? Okay, sa doon na chat box, ano ang height ninyo? Lahat ng lalaki dito, class, ano muna tayo? Do not mislabel. Ano muna tayo? Male and female. Wala mo ng preference. Male, female lang. Anong height nito? Pakisend. Five seven, five six, five eight, matangkad si Tyro. Diba? Makukonsider natin matangkad si Tyro. Five seven, five eight, diba matatangkad? Come on, ito. Matangkad si Tyro. Five six si Barton. Sino pa? Ah, medyo okay pa lang height niya. Wala na. May lang ang lalaki sa klase. Okay. So, commonly class, kung sa company, company hiring, typical operators, that would require you a height of 5'4". Oh, sa lalaki. Para sa common ay 5'4", ang lowest na height na ina-accept kung operator level. It depends on the company. Kung minsan 5'6". Pero acceptable na yung 5'4". So yung mga height na sinabi nyo, 5'7", 5'8", masasabi natin matangkad. At kung meron man sa ating Pilipino na mga 6-footer, bihira yun. Nag-a-agree ba kayo, everyone? Sobrang bihira ang mga 6-footers sa ating mga Pilipino. Pero sa kanila, ang 5'8 ay average lang. Looking at 95th percentile class, look at 95th percentile. Ang ibig sabihin ng 50th class, kaya paaralin niyo yung normal curve. Hindi kayo marunong doon, ay siya. Hindi kayo gagaling sa designing at anthropometry. Aric class yung normal curve. Sorry naman na masyadong flat. Pag sinabi mo P50, 50% sa left, 50% sa right. Kung may 100 tao, kung may 100 US civilian, 50 doon, ang height ay mas mababa kaysa 68.3 at 50 din ang person na mas matangkad pa sa 68.3 inches. Yun ang ibig sabihin. Ang 95th naman class, when you say 95th, when you put it in the curve, din yun. Ay 5%. Okay? 5%. Yung ibig sabihin po, kung ari ay 72.6, okay? Itong point na ito class, 72.6, kung 100 yung sinukat, 5 tao na lamang ang mas matangkad pa dun sa 72.6. Kaya ano ba po yung 72.6? 6'2". Okay? That is a 6'2 kasi 7'2 divide 12 is 6. And, hindi pala, 6-footer pala. Okay, 6-footer exactly. Plus 0.6. O, yun pala ang height ng mga American class. 95th. Eh ano po yung 5th? Ang 5th class, ibig sabihin na rin ay 5'3". Almost 5'4". Ang ibig sabihin nun, kung may 100 sinukat, 5 na lamang na US civilian ang may height na 5'4". At lahat na ng 95% mas matangkad sa 5'4". Naiintindihan nyo ang aking sinasabi. Ibig sabihin, sa US, tayo mga Pilipino ay talagang malilinggit. Yung average height natin, 5th lang sa kanila. Naintindihan nyo na po. Sagot agad. Dali. In any way. Ganon din sa babae. Sa babae class, kung sa kumpanya, ang typical na operator, minimum height ay 5 flat. Class, 5 flat ha. Sa kumpanya yan. Karaniwan, kapag mag-hire ng operator, pinakamaliit na hi-hire, 5 flat. Kasi, opo Angelica, hindi ka gapasok. Oh, send naman ang mga babae, anong height nyo? Girls. Hindi yung mababa sa 5, katulad kayo hindi ma-hire. Oh, matangkad si Kathleen sa height na 5'5". So, common sa ating class, ang mga 5, 5'2, malaki-laki na yan.
Okay? Yung 4-11 sa Ilagan, kasing laki kulaan. 5-2. So, ako ba sa ating class ang 5 flat, 5-1, 5-2? Mangilan nila na yung 5-5. Magaling na pag may 5-7, ipang sasali na agad sa pageant. Agree ba kayo mga girls? Karaniwan ng height natin ay 5-2 below. Agree ba? Bihira ang mga may 5-4. Sa US, ayan naman ay lumang data, kaya hindi ko masyadong interest for the purpose of computation na lang. Ano po? So at least you have an idea. Hindi na natin i-refer yung ibang mga sizes. Ano? So kailangan mo pong tandaan yung principle ng percentile. Okay. Bakit? Ay di, halimbawa, mag-o-order kayo ng t-shirt. Oh, 500 ang estudyante ng IE. Kunwari. Are, ang size na reclass ay medium. Di ni ang large, di ni ang extra large, di ni ang double XL, di ni naman ang small, extra small, double XS, triple kids. May kids pa nga sa college. Ano nga, kid size. So may kanya-kanyang hati. So sabihin, mula sa ang percentile, ilang percent are, ilang percent are, ilan yung percent, ano yung area na kabilang dun sa mga sizes na yun, hinahati natin yung buong curve kasi it is a total of 100%. So let us compute. Okay? Pag-aralan na natin before, i-review lamang. Sabi natin, meron tayong normal curve na nasa x-axis, may mean na mu, may standard deviation na sigma, at say for example, ano yung shaded area, tawagin natin siyang x1. Yan yun ang maliit. Ngayon, meron siyang tinatawag na standard normal curve. Ang standard normal curve ay may characteristic na ang mean ay 0, nasa z-axis, are ay positive na c, are ay negative na z-axis. Tapos, ang variance or standard deviation ay 1. Bakit? Standard deviation is square root of the variance. The variance is 1, thus the standard deviation is 1. So, yung x1 doon ay siya rin yung z1 dito. I-relate natin. Thus, sabi natin, kung isasolve natin, the z1 is equal to x1 minus mu over standard deviation. I-drop nyo lang yung mga subscript ko, then this is the same formula. Okay? Such that, if you want to know the value of a particular x, kung gusto malaman sa x1, thus x1 is equal to mu plus minus, or the mean plus minus the z standard deviation. Bakit po plus minus? E paano kung ang shaded area ay nasa right, eto positive yung z, positive yung z. Pag nasa left, negative yung z. Okay? So pag-aaralan nyo kung paano kumukuha ng table under normal curve, which is naturo na natin stat 1 and 2. Pag sa left side yung may shade, diretso sa table. Pag sa right side yung may shade, 1 minus the left equals the right. Kapag merong boundary, kay 2 region, ano nga yun? Shaded area ng mas malaki, mas mataas, minus shaded area ng, hindi pala, area ng first na z minus area ng second na z value, ang makukuha natin ay yung shaded region. Ano po? So, ating class ay formula ng grade percentile na kukuha sa table, pwede nang sa uluin. Sa ulo na dapat as IE, ay sa aulado natin. Ano po yung value? 10th or 90th. Paano ini-illustrate yung 10th at 90th? Sabihin nun, ari ay 10%, 90 yung natitirang walang shade, ari ay 10th, 90 naman ari. Ganon din ang 5th. Tig 5% magkabila, 2.5. Tig 2.5 magkabilang 2-tail baga class. Ano? 2-tail. Yan. Hindi may shade sa magkabilang region. At 1% sa magkabila. Pag tumingin sa table, pareho lang yung value. Say, for example, 95% confidence, ay di gat alam
1.645, one-tailed. Plus, aray one-tailed, one. Pag two-tailed na 95%, two-tailed 95%. So, anong natira? 1 minus 95, 5. Two-tailed yun, divided by 2, 2.5. So, ang z-value natin doon, 1.96. Ano, sana'y napipissure out mo yung dati na nating ginagamit na z-value. Anyway, what do we want to do? Gusto nating malaman kung yung bang paggamit ng formula na to ay pwede na na pang-estimate ng value dun sa table. Example, given dun sa table, kayo na lang ang mag-refer sa inyong material, 68.3 inches ang mean ng isang lalaki. Hindi given doon, but given on this stated problem, ng standard deviation ay 2.71. So, I have a mean, 68.3. I have a standard deviation, 2.71. Kung illustrate natin siya, class, at ang normal curve natin, may mean na 68.3, may standard deviation na 2.71, nasa x-axis siya, ang gustong hanapin, ano yung x na magbibigay ng 5% na shaded area. So ito, class, ay pwede natin i-associate sa tinatawag natin standard normal curve. Ang standard normal natin, class, medyo mas stiff lang ha, medyo mahirap mag-drawing. Ang z-axis, ang mean ay 0, ang standard deviation nito ay 1, at ari yung region na nire-represent ng z to the fifth. Nakapareho lang ng region na to. So, what's the point? If we would like to determine the value of the fifth percentile, plus the value of the fifth percentile, so we may solve using the formula x of the fifth percentile will be equal to mu, the mean, which is 68.3, minus, bakit minus? Kasi nasa left side, z value ng fifth here is 1.645 multiplied by standard deviation 2.71. I think naman kasi nasundan yung aking sinasabi, naka-represent din naman siya. Nire-repeat ko lang. Can you send the answer? X fifth. On the chat box. So, make sure to compute. Everyone is required to send their answers. That is 63.84. Okay. So, that 63.84, class, is actually solved. Ano? So, ito po yung 63.84 on the fifth percentile. Tapos, class, according to the table, let's go back to the table, US, ano to, males. Okay, go back to the table. The stature is 63.7. Okay. And you may see, so this is 63.7 based from the table. And then I think you will agree that 63.84 is a very good estimate or an acceptable estimate of this 63.7. We agree. Maliit naman ang discrepancy, di ba? So, aside from the table, which is actual, yung nasa table class ay actual. Aring kinocompute gamit ang formula ay estimation based on formula lang. So, sa actual ay 63.7, pero sa estimation based on data, 63.84. Nagets na po ba, class? May discrepancy kasi yung isa ay tunay at yung isa naman ay computed. Okay, next. Continue.
if you will be finding the 95th percentile class, 95th, okay. So it will be the shaded area. Sorry, nawala sa middle. 5% ang nasa right side. Okay, so that will include your formula, but instead of up minus, that is 68.3 plus 1.645 multiplied by 2.71. Can you please check if that is indeed 72.76? Send X95. X95. 72.76, and according to the table, actual data it is 72.6. And I think again you will all agree that 72.76 is already an acceptable estimation of the population, and the true data is 72.6. Okay. So sabi dito, note that the calculated value 72.76 and 63.84 are not exactly equal to the actual values of 72.6 and 63.7. Why? Because it's not completely normal distribution. Wala, bihira naman class tayo na nakakakuha ng completely normal. Which, ano ba yung completely normal? That the average, the median, the mean, and the mode are perfectly equal to each other. Ang tawag doon, perfectly normal. Wala naman tayong perfectly normal. Ang meron lang tayo class ay approximately normal. Kapag ang mean ay approximately equal sa median at approximately equal sa mode. Naintindihan po ba? Nangyayari lamang yung bell-shaped curve kapag ang tatlong measure ng central tendency ay equal or perfectly, approximately equal or perfectly equal to each other. Uulitin ko, naintindihan po. Okay, yan ay tinuturo ko sa inyo sa stat. Kaya class, malaking highlight ko kasi lahat ng subject ay pinagagamit na ng ating. Okay, to continue, I want you to comment on the black remote control. We will go back to this designing later. Can you comment on the remote control? Again ha, do not let me interpret your answer. Tell specifically with elaboration what you want to tell. Habang hinihintay ko yung sa remote class, allow me to continue the discussion. This is not a good design. Okay? So parang paano naman mafe-feel tas paloob din, pabalik. How about sitting in this kind of chair? Paano ngayon ang formation ng pat mo dyan? We are. At hindi pa nakasakit sa ating leg. Magkakaroon tayo ng deformity. It's not comfortable. So, tama naman. Pero sinabi ni OC, pero hindi ko naman tala. Eh, ano ngayon na Ira kung madaming button? Dapat, explain ko na. Sasend ulit ni Ira. Again ha, no offense man tayo. Uulitin ko, be specific and express your mind completely na. Kasi, posibleng may interpretation ako dun sa dami ng buttons na hindi naman pala yung gustong sabihin ni Ira. So, mas mabuti naman siya ang mag-explain ko. Katulad ng kay Gerald, too many buttons po, hindi naman po nagagamit lahat. Complete yung sa. Okay, again, everyone are asked to state their comment on that remote control. So, class, kami din, ganyan din ang remote namin sa TV. Hindi ko nga nagagamit. Bakit? Naman nagubuhay ng TV. At mo ko doon, kung gamitin man, para saan gayon? Ang dami.
Yung iba'y tagtag na ang print, ano, tagtag na yung print. Yung iba naman, hindi mo pa napindot kasi hindi mo naman alam kung para saan. Okay? So sabi, madaming button, hindi naman nagagamit ang volume up and down, power of channel up and down. Kaya nga, Julius Michael Barthe na-create yung other remote control sa other side. Ano? Kaya lamang, dahil hindi rin naman kagandahan ang design noon, dalat ay pabilog. Kasi, isipin mo, volume. Hanggang volume ay pabilog, class. Isipin mo ha, class. Aray, pabilog. Pabilog. Paano ka mag-i-increase ng volume? Magay on. I-repress ka rin ng i-repress. At pag magdadaw ng volume ay paganyan. So, mas maganda pa siguro, class, mag-isip ng ibang buttons para hindi pare-pareho naman bilog. Ano, pag pinindot ko pamunta rin sa kabilang side at sa kabilang side, yung purpose ng bilog, alam nga naman ang push button di ipipress ng ipipress para lumakas at humina, sala naman yan. This either up yon or down yung ipipress. Eh kaya lamang, hindi ka mas maganda kapag halimbawa ay volume, ay rectangle, tapos may hati nun eh. Ari yung palakas, ari yung pagbaba. Nag-agree ba kayo, class? We may find that the other remote control white as aesthetically pleasing, but in terms of its function, it's somehow confusing. Ano? So, medyo minsan, kailangan mong aayusin naman. Hindi laging maganda lang. Oo, tama ka naman, Cheska. Eh, yung sa Apple remote, edi halos dun para din sa kanyang mga devices lang yun. At saka, konti lang yung buttons. Pero ang tanong, pareho naman siyang may advantage, pareho din naman siyang may disadvantage. But which one is better? So, it really depends on the user. Kasi magkakaiba naman ang mga user ng impression. Okay, continue. The power of ergonomic design, isa-summarize ko na lang siya sa next slide, which is, meron siyang, ang power niya, yung benefit na may nabigay. So the benefit will be, of course, since this is ergo, improve comfort and posture, productivity efficiency, prevention of MSD, or musculoskeletal disorder, enhance of safety, and better overall well-being. Of one's person yan, tao. Pero kaya, syempre, pag happy ang people, motivated yung magtrabaho. Ano, di happy din ang company in return. So, we have here, class, the different designings. So, the different approaches in making design, this design for the average, extremes, adjustment, and or adjustability. Pwede natin itong dagdaga. Adjustability. O kaya naman ay adjustable range. Yan. Yan ang common yung pangalan. Designing for special purpose. At meron pa nga plus actually palima yung one size fits all. Anong one size fits all? Yung mga karaniwan natin, baby. Anong pong size niyan? Wala, isang size lang yan. Anong ibig sabihin? Anong common na kapag nabili tayo isang size? Anong one size fits all. Okay. Sa tindahan, yun din. One size fits all. Yun din pa. Pero parang may naisip akong ibang sinasabi. Basta, class. Ano? Ang lahatan, bata, matanda, yan na lang ang sukat. Okay, one size fits. Tapos, so madali naman, hindi na para masyadong ipaliwanag ari. Walang sukat yung one size fits all. Anyway, continue po ako. So, ano klase yung design for the average? Which is the most common design? Halos yung mga ginagamit natin na workstation or object ay designed for the average. Anong ibig sabihin?
designed for the average is the cheapest. Okay? Cheapest but least preferred approach. I am wondering kung bakit siya least preferred. Pero yan ang pinaka-common class. Ano? So, true average. Ano pala kaiba naman niya ang sukat natin? Kumanap ka ng 100 tao at another pang set ng 100 tao at another set pa ng ibang tao, pag ginawa mong average measurement nila for whatever body size or body part, magkakaiba pa rin yung average niyan. Ano? So, wala naman totoong average talaga. Kaya lang, the reason kung bakit natin pinipila ang design for the average ay mahirap naman kung ang pipiliin natin ay adjustability and we will include adjusting all the features. It will be impractical, also too costly. Oo, gagawa tayo class ng table, cubicle. So mga cubicle natin class, ano siya, hindi adjustable. Cubicle ang pinag-usapan na, yung mismo working area. Kin class ay design for the average. Ang ginagawa na lang ng adjustment ay ang swivel chair. Ano? O yung working chair na pwedeng adjustable na up at saka down. May ibang mga armchair din class na may na meron din mga chair na may arm or elbow rest. Tapos yung elbow rest class ay na-expand, na-adjust para kung malawak ang katawan, pwedeng ilipat ang pwesto ng paglalagyan ng braso. Okay? So you can see class on the picture, ito, na ito yung average. Okay? Yan ang design for the average. The problem is, kapag katulad kong maliit, ay di gayaan. Parang pag-class na nakakapunta ko sa bahay ng may bahay, kung nag-imbita, oh, kain kayo dito, ganyan-ganyan. Mga mahihiya ka pag nilinis mo na ng plato. Kaya lang, isa ng problema ko, ang taas ng lababo. Iba sana. Yung tubig ay nagsitulo na sa aking damit. Bakit? Ay mataas. O yung iba namang matatangkad, ang problema nila, lababo ang yung kitchen sink, ano, pinag-uusapan yung height, masyado namang mababa. Hindi sila naman ayokong-yoko para makalinis doon. Ano? Ay di, ang mag-fit sa kanya, yung mga persona nasa 50th percentile. Okay? Ang concern sa isang 50th percentile design, which is the average, exceptionally tall male or very short female may experience ang postural discomfort. Ano din ang magiging problema natin sa design for the average. Pero class, ang magandang balita naman, mas madami naman ang average kaysa extreme. Yung mga exceptionally tall at very short, yan ang tinatawag natin extremes. Yung tall male, 95 yun. Yung very short female, 50 yun. Kung pagsasama-samahin natin class sa isang curve, ang male at female, I think most of you will agree na ang 5% na to or 5th percentile kung height ang pinag-uusapan ay mapapabilong sa mas madaming babae. At ang extremely tall na 5% ng population ay mas marami at mas malamang na mga lalaki ang may sukat na extreme tall as meron naman din babae na extremely tall, pero ilan. So, mas madami dun sa 5% na may include ay mga lalaki. Naintindihan nyo ba kung aking sinasabi? Class. Sige, chat box na lang. Okay, magsasabi kayo sa akin kung pag magde-design tayo, average ba siya? Extremes? Pag extreme class, yung mga pinaka, either pinaka sa negative or pinaka sa positive na side, or pinaka matangkad, pinaka pandak, or tapos magre-refer ka din kung babae or lalaki. Okay? Simple example lang. Entrances.
Magde-design ako ng entrances, lahat ng klase ng mga pasukan, doors, entrances. Kanino ako dapat magbe-base na sukat? And what design should you include? Dalawa pa lang ang design na pinag-uusapan natin, average at saka yung extreme. Magagawa ka ng sukat ng entrance, kagaya ng pintuan, kanino kang dimension magre-refer ng height? Babae or lalaki, 5th or 95th? Ay, send po natin. Gerald, anong sukat, anong extreme ng male? Extreme na 5th or extreme na 95th? Kasi kahit male yan, ano, ay dalawa pa rin ang extreme niya. Question mark. Tingnan natin ang sagot ng iba. Sabi ni Gerald, male, 95th po, which is extreme. Oo, plus allowance. Ano? Kasi pag hindi mo nilagay ng allowance, yung 5% sa dulo, ay mabubunggo ang ulo, ang noo. Tama ga? So lalagyan mo ng allowance. Iko-cover mo na actually lahat. Ano? Plus ganun yun. Lalahatin mo na. Pero magandang reference, 95th. Pero lalahatin mo, 100% plus allowance pa. Yes. Hindi naman pwedeng ano class, 5th percentile babae pagkatapos ang goal. Gagawa ka ng entrance, ang goal, ano, o toddler, dapat adult. Tama ba? O consider mo pang adult yun. Ay kasi pag batang maliit, babae pa, hindi pagpapasok sa pintuan, gapang kapapasok. Ano? Ano yun, cave? Ano pa? Maglalagay class ng ano, distance of the keyboard from the body. Distance ng keyboard sa body. Your answer, please. Huwag mag-hesitate. Pag mali, ikaw correct na lang. Distance ng keyboard from your body. Kasi syempre, yung keyboard nasa front. Sasagutin lang natin, babae, lalaki, average, or extreme. Kung extreme, 5th or 95th. Medyo matagal. Average female. Okay? Hindi ko sinabing tama yun. Average female. Wala nang sasagot? Dalawa lang? Average male. Unang-una, hindi pwedeng lalaki. Hindi pwedeng lalaki kasi mahaba ang braso ang inyong kamay kaysa amin. Ano? Tapos, may point si kanila. Wala, mali naman. Kanila, matuwa na sana. Paano nangyaring average ay 50 pa? Ang average ay 50 yet? Dalawa ang design ni kanila. 95th. Kawawa naman ako. Hindi mo ata ako gustong paabutin sa keyboard kanila. Ayak, ay wala sa 50 yet. Ay maliit lang. Nagbagong isip ni Gerald is chok. Female extreme po. Fifth na. Not ano naman. Tama naman yung point ni Gerald. Class, ano, ko-consider mo po yung mas maliit.
Since ang pinag-uusapan lang naman natin PIF 90 PIF, kaya pinili yung PIF. But in general, pwede mo naman yung palitan. Ano mong gawing tent para hindi masyadong ma-outdo kasi kawawa din naman yung mga lalaki na masyadong mahaba yung kamay. Ano po? Pero yun ang tamang design. Female extreme. Lower. Whatsoever is the value. Not specifically PIF. So it's 944. Palagay ko po ay, alam niyo yung ibang section, hindi naman umabot dyan sa slide na yan. Nandito sila. Nakita ko lang na ba? Mahaba. May oras pa. Pero eh, dahil very smooth naman yung aking discussion. Nakikipo-operate naman kayo. Yan. Nandyan kami. Binanggit ko lang na next time, pari na po yung ating slide. Okay? So, aral po mabuti. Meron po siya ang iba pa. I know that there's 15 minutes, pero I'll give it to you na. Antay-pantay lang ang aking pinagtapusan. Right? Tapos, yan. May isa tayong problem to be continued. Yung designing. Question pala. Question. Kailan ang ating lab? Class? Thursday. Okay. Sige. Thursday. Nisip ko kasi bukas. Bukas may meeting. Ang kahirap. Pag may midterm, tas puro meeting. Anyway. Wala na muna magdamagdadagdag ng information. Saglit lang ha. Yung section niyo ay 831-06. Ergo. Okay. Na-save ko na yung conversation. So, yun na lang po ang aking way to check your attendance. Okay, bye everyone. Let's continue this on Thursday. Sensya na ha. Ako talaga ubong-ubo at mas. Okay, God bless you all.